Kailangan, meron kang pangarap. Dapat hindi tumitigil yung pangarap mo. Ang sarap po ng beef pares at saka ang sarap po ng lechong kawali ay pinagsama po namin sa isang mangkok. Ang bestseller po namin dito sir is lechong pares. Yun po yung inaano ng mga customer, hinahanap-hanap. Kaya kami binabalikan dito sir, pod sa masarap, madami pa yung serving po namin. Bali dyan nung nilabas ko po yung lechong pares na yan. Ano yan eh, pangarap lang, parang ano lang eh, parang dumaan lang sa akin. Nagsubok lang sir ng pinaghalong beef sa kalitsyon. Iba yung lasa niya, parang may dating, lalo pag yung naghalo yung sabaw. Yun yung pinagmamalaki talaga namin sir na yung serving namin, bawal tipid. Meron na rin po dyan sa mga tabi-tabi namin na meron na rin silang mga lechon. Ayan, siguro sa amin lang siguro, pinagkaiba namin, mas naunang lumabas yung aming pares na lechon. Pag napadpad ka po dito sa Caloocan, pag binanggit mo po yung Jimmy and Michelle, ituturo na po kayo kung saan po yung location po na. Alam na po nila kung saan po yung lugar namin. Ako po si Jimmy Solueta at ang asawa ko naman po si Michelle, isa sa may-ari po ng Jimmy and Michelle Lechon Pares. Kaya po yung aming tarpaulin dito ay Jimmy and Michelle. Parang naisaisip po namin na kahit saan kami dalhin, yun po yung tatak na pangalan namin. Yun po yung nagdadala doon. Dito po matatagpuan po yung aming brand sa Caloocan City, Barangay 30, Pililia Street. Tapat po kami ng Pure Gold and Jollibee Paho. At meron din po kaming isa pang brand sa Hermosa, Corner 1 Luna. Ang operation hours po namin dito sa Paho is 24 hours. Wala po kaming sarado, sir. Sa kabila naman pong brands namin, ay nag-i-start lang po yun ng alas 4 ng hapon hanggang alas 4 lang po ng umaga. Ito lang to, itong 2021 ko lang na-discover yan, sir, yung lechon pares na yan. Pinirte naman, sir, at nagustuhan po ng customer. Naisip ko lang, sir, dati na nagluto lang ako ng lechon, na lechon kawali. Tapos, priminto ko, tinimplahan ko, tapos, mo ako ng sabaw, tinappings ko. Ayun, doon nag-umpisa. At nagustuhan po ng customer. Ang presyo po ng amin, sir, ano eh, pamasa lang. Lechon mami, beef mami, beef pares, lechon pares, 50 pesos saka 80 pesos. Tapos mayroon din po kaming mix, pinaghalong beef saka lechon, 100 po yun. Yung aming, ano sir, yung tinatawag naming lechon pares, lechong kawali po yun. Madalas naming mga kumakain dito, sir, ano, mga riders, yung mga parting malalayo, araw-araw eh, bumabalik. Palabon, parting south, saka Nabotas, Manila, halo na po ngayon sir. Ang tawag po namin sa mga suki namin sa bisita, parang inaano namin na lagi silang welcome para sa akin. Kaya pag nandyan na sila sir, ina-assist namin agad. Itong paligid natin sir, ano, lagi napupuno yung mga riders, saka yung mga nag-ano din, nag-walk-in. Yan, yung mga madalas po namin mga bisita.
Actually, nung una kong sinubukan yan, sir, kalahating kilo. Yung pinatikim ko sa amin. Tapos sumunod, nagsubok ako ng mga 3 kilo. Yung nagustuhan nila, ayun na, tuloy-tuloy na yung ating naging servation ng lechon. Sir, ang nag-start po ako ng ganito, binuo po namin yan, sir, 2016. Sama ko yung may asawa ko, sir. Nilalaga po namin. Pag nalaga na siya, humihiwa na, tapos yung pinipirito po namin. Tapos pagka-prito nun, tatagtarin na po namin yan. Tapos, yung sabaw po ng pares, na tinatawag yun ng beef pares, na binubuhusan po namin, sir, ng sabaw po ng beef. Kaya tinawag po namin na lechon pares siya. Sa buhay namin mag-asawa, napakahirap ang time na nag-uumpisa pa lang. Yung kasi dati sir, may trabaho pa ako eh. Pag-uwi ko, kailangan, hindi mo pwedeng pabayaan yung negosyo mo. Kahit sabi ko nga dati, mayroon man lang kaming may balik na pagkain, okay na, masaya na doon eh. Masaya na eh. Sobrang pagod, dito yung tinatawag na napapanisan ka kasi walang kumakain, konti lang. And yung tipong nanginginig na yung katawan mo kasi kailangan mamili ka. Ikaw din magluto. Ikaw din magtinda. Pagkatapos ng tinda, ikaw din maghuhugas. Eh yung mga pagsubok na pinagdaanan namin ng asawa ko, si Michelle. Mayroon pa kaming time na mula nung araw. Wala nang kita eh, nung time na nag-start pa kami. Pag hindi ka magtrabaho, wala, hindi ka kakain. Totoo yun. Lagi namin nag-usap ng asawa ko na okay lang yan kasi nag-umpisa pa lang naman tayo. Tsatsagain pa rin natin. Pero dahil gusto mo yung ginagawa mo, na may gusto kang pangarap sa buhay, eh, sipagan mo lang, saka tsatsagain mo. Sa amin kasi, sir, dalawa. Ano eh, ang nasa mindset namin kasi, sir, mas mahalaga sa amin yung customer. Tulad yan, pag nakikita kami ng mga customer, ay, Kuya Jimmy, Kuya Ate Michelle, ang sarap ng pakinggan yan eh, pakiramdam. Pag once na tinatawag ka, kasi ibig sabihin nun, gusto niya na ikaw yung mag-serve sa kanila. Ang mindset namin, sir, kailangan matuwa yung customer sa amin. Pag nagbigay kami, kailangan, wow, mapapawaw. Kahit wala nang income, kahit kunti na lang. Kasi naman, ang mindset namin, sir, mas mahalaga sa amin yung customer kaysa yung income. Ang pagsiserve po namin dito, sir, is tinatawag namin walang tipid. Bawal tipid. Kaya minsan, pag nagsiserve yung mga kasama po namin at nakakuntian, hindi pwede yun. Lagi ko silang sinasabihan na dapat hindi tayo magtipid. Kasi sila yung puhunan natin. Malaking natutunan ko dito kasi una-una, siyempre, paano mo i-manage yung business mo, paano mo patakuin, paano mo i-monitor. Siyempre, hindi lang pansarili mo, kundi siyempre, yung tao mo din, tinitignan mo. Sila yung tumutulong sa'yo, kaya dapat pahalagan mo rin sila. At ang pinakamahalaga pa doon ay nakakatulong ka. Hindi lang pansarili mo, kundi yung mga tauhan mo din. Kasi, ang isip ko sa kanila, lagi kong sinasabi sa kanila, kung umaangat kami, dapat ganun din kayo. Ganun din kayo. Kaya minsan, naano ko sila na kailangan ipon. Kasi, andito na to eh, kailangan kong malakas tong negosyo natin. Sabay tayong aangat. Yun lagi kong sinasabi sa kanila. Malaki sir, malaki. Ang malaki na itulong sa akin to. Malaki na po yung pinagbago po yung takbo po ng buhay namin. Kasi paano, may naiipon. Hindi katulad dati na talagang kailangan talaga, kayod ka talaga. Kayod marino kung tawagin.
sa gustong magnegosyo o gustong pasukin yung gantong negosyo na kainan o parisan, ano lang eh, kailangan meron pa nito eh. Sipag, tiyaga, pangarap, saka kay Diyos. Yun lang yun. Kasi pag once na mayroon kang ganon, kaya mong abutin eh. Kaya mong abutin yung mga bagay na gusto mong marating. Kasi kung may pangarap ka, hindi ka titigil eh. Hindi mo siya titigilan kasi nandun yung pangarap mo na kailangan mong abutin. Yun yun. Saka lagi mong laging nagdadasal. Siyempre hindi natin pwedeng kalimutan yung laging nandyan para sa atin. Daming pag-asawa, daming nasa isip. Kailangan mong pahalagaan yung customer na parating para sa iyo. Kaya sa amin, sir, ang lakas namin ay yung customer. Kaya wala, hindi namin nararamdaman yung pagod. Sa akin kasi, sir, si paniniwala ko, hanggat kumikita ako, lalo akong sumisipag. Negosyo kasi, sir, hindi ka pwedeng relax eh. Pag once kasi na mag-relax ka, yun yung tinatawag niya, hindi, okay lang. Kailangan magpahinga ako, kailangan mag-diop muna ako. Kailangan punta tayo sa mga ganito. Sa akin kasi, iba. Pag once na kumikita ako ng ganito, lumalakas lalo yung negosyo ko, lalo akong sumisipag. Magkaiba yung mga iba na pag kumikita na, yun eh, relax. Hindi dapat. Kailangan, pag once na kumikita ka, na yun ay mga customer mo, dapat lagi ka pa rin na nandyan. Monitor, ano kailangan ng customer, kailangan ng mga, tulad yan, stocks. Number one sa amin kasi, sir, stocks eh. Pag once kasi na, yung tinatawag nila, wala, out of stock na, ubos na, yun na. Siyempre, magbabago yun eh. Kumbaga, pupunta yung customer, tapos wala na. Yan, hindi pwede sa amin yun. Hanggat sabi nga nila, hanggat nandyan yung customer, dapat hindi mo rin titigil. Ang inaano ko na lang ngayon, sir, minimintin ko lang yung pinapahalagaan ko yung kung ano yung akin ngayon. Sabi ko nga sa mga kasama ko, hindi natin kailangan ng tayo kilala. Kailangan natin ngayon, paano natin ma-maintain kung ano yung panlasa natin, kung ano yung binabalikan sa atin. Hindi ako tumitigil sa lasa. Kumbaga, lagi ako naghahanap ng i-improve. Kumbaga, hindi ako naniniwala sa standard eh. Naniniwala ako dun sa sarili kong panlasa. Kasi ang naniniwala ako, ang pag-angat ng isang tao ay yung kasipagan niya. Sipag, diskarte. Yun lang yun, sipag, diskarte. Saka yung kailangan, yun nga sinasabi ko lagi, na may pangarap ka. Yun lang. Nag-start ka pa lang kung ano yung pangarap mo na masinso at ito pa na ngayon, kumbaga ito na yung nararating mo, dapat hindi nagbabago yun. Dapat lalo kang mangarap.